bang OFWD to sa Kuwait at patapos na ang validity ng iyong pasaporte kaya kailangan mo na itong i-renew pues para sa iyo ang video na to. Ano nga ba ang dapat gawin at mga dadalhin pag ikaw ay mag-renew ng passport ngayong panahon ng... Disclaimer lang po guys, ito po ay base lang po sa aking karanasan noong ako ay nagpa-renew ng aking passport. So, ang unang-una po natin gagawin ay magpa-online appointment po tayo. Paano? Dadalawin po natin ang Philippine Embassy Kuwait FB page, kay doon po sila magpo-post ng mga schedule for appointment. Ang schedule po for appointment, hindi po araw-araw pinupost mga katamtak. Kailangan mo pong i-check kasi pag naka-schedule na 'yon, may schedule na ng appointment, madali lang po siyang maubos yung slot mga katamtaks. Kaya kailangan mong araw-araw na mag-check sa FB page para pagdating ng post nila ng kanang appointment slot, makakuha ka agad kasi madali lang po siyang maubos ang slot mga katamtaks. Pag ngayong buwan, hindi ka makakuha ng slot kasi ubos na, maghihintay ka na naman sa susunod na buwan kung kailan sila ulit mag-post ng slot for online appointment. Online appointment ka po mga katamtaks, madali lang naman. Andun yung mga personal na katanungan tungkol sa'yo sa mga magulang natin, mga birthday, o ganyan lang po, mga simple lang po ang mga katanungan. So, pagkatapos mo pong mag-fill up ng form na yon doon sa pag-online mo, magsisend po sila ng confirmation for your appointment. So, take note guys, kailangan active yung ginagamit mo na Gmail account. Kasi before ka mag-open ng online appointment nila, hinihingi po yung Gmail account. Kaya kailangan active yung Gmail account mo na ilalagay mo doon kasi doon po nila i-send yung confirmation for your online appointment at saka yung application form na pinilapan mo doon sa pag-online mo. So, kaya kailangan po talagang active na Gmail. So, yun lang po ang unang-una mong gagawin pag magkukuha ka lang po ng appointment. So, ano-ano nga ba ang mga dapat dalhin pag ikaw ay pumunta na ng embassy sa appointment na nakalagay doon sa appointment mo. Kung kailan napitsa na yun ang naka-appointment sa'yo, ano-ano nga ba ang dapat nating dalhin? Unang-una, kailangan mo lang pong one photocopy ng confirmation ng inyong online appointment. Pangalawa, kailangan mo lang pong yung application form doon sa may online appointment na confirmation, sa baba na nandoon ang application form na pinilapan mo nung pag-fill up mo. Kailangan mo rin po yung pa-photocopy. Isa lang po. At saka, mag-photocopy ka po ng passport mo, i-photocopy mo dalawang copy at saka dalawang copy ng iyong civil ID. So, dalawang copy ng iyong civil ID. Pero sa akin po mga katamtaks, in my case, hindi po lang dalawa ang pina-photocopy ko, tatlo talaga para sa sigurado ba. Baka kulangin o di, mabuti na yung sobra kaysa kulang, di ba? So, yun lang po ang dadalhin mo. Tapos, pag magpunta ka na doon, kailangan mo nang agad magdala ng pera. Dito sa Kuwait, ang online appointment po, ang passport renewal po, hindi pala online appointment, ang passport renewal po, ang bayad ay
19KD500. So kailangan mo po yung dalhin na agad ang 19KD500 para kasi pagdating doon kung kumpleto na yung mga dala mong gamit, ipasa mo na yun, diretso ka na ma-entertain kasi may pera ka ng pambayad, kaya dapat dala-dala mo na pati sa mga requirements na yun ang pera na pambayad. So yun lang po ang mga dadalhin mo sa kanang pagpa-renew ng passport. Yun lang po ang gawin at dadalhin pag-renew ng passport. Take note guys, di po sila nag-entertain ng walk-in. Oh, yung mga walk-in, magpupunta doon na walang mga schedule. Wag po kayong pupunta doon na walang schedule kasi di po kayo i-entertain. Kailangan talaga na naka-appointment kayo bago kayo i-entertain. So, don't worry po guys. May mga ano po doon, may mga kabayan po tayo doon na mag-guide sa atin kung ano ang dapat natin gawin. Kaya wag po kayong kabahan kahit kayo lang ang magpunta doon sa Philippine Embassy kasi willing naman pong mag-guide yung mga kabayan natin doon. Yun lang po ang dapat gawin at mga dadalhin pag ikaw ay mag-re-renew ng passport. Diba? Ang dali lang. O kaya, thank you for watching mga katangkats!